Amen. I hope that song prepares our heart for the listening of the Word of God. Music is good, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Amen? Yeah. Amen! Yeah. Handa na po ba tayo sa main event sa umagang ito? At muli na po nating tawagin ating mahal na pastor to give us the Word of God. Tayo po'y magsitayin lahat as we welcome our beloved pastor. Palakpakan po natin. Thank you. Music is very good, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Salamat sa Panginoon. Biyayin ng Panginoon nasa bahay-sambahan tayo ngayon. Yung iba hindi nakaabot ng Sunday. They pass away. Yung iba hindi nakapunta sa church for because of medical reason, medical problem. Yung iba hindi nakapunta sa church because of their personal problem. But bless God, we're here. Amen? Pagyamanin po natin yung bawat pagkakataon na ipinagkakaloob ng Panginoon. Yung iba sinadyang hindi pumunta dahil natatakot pa rin sila kay COVID. Ha? Pero salamat sa Panginoon, tayo ay may buhay na Diyos. Amen. So let's enjoy the Word of God this morning. Let's read again yung pinag-usapan po na namin nung mga wala kayo dito noong Thursday, pero pagpapatuloy natin yung ating pag-uusap patungkol sa family. Na kailangan po natin pag-usapan yung family, marriage, because this is very important for the church to understand all about marriage, the biblical marriage. So ang pag-usapan natin is about the biblical marriage. I hope na interesado po kayo. In Genesis chapter 2, let's read responsibly from verse 21. From verse 18 down to verse 24. Okay, let's read it responsibly. The Bible says in Genesis chapter 2, verse 18, "And the Lord said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam, to see what he would call them, and whatsoever called them. Every living creature was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed upon the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bone, flesh of my flesh, shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." They shall be one flesh. Let's pray. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga ito. Namuli na naman po kaming malayang makapag-aaral ng iyong mga pananasalita. O God, una mo po kami. At alam mo po na ang panahon ay hindi po umaayon po sa amin. But we pray, O God, na patuloy po kaming pangunahan at bigyan mo po ng maayos na pangangatawan ng bawat isa habang nakikinig, habang kami po ay nag-aaral ng inyong mga salita. O God, salamat po sa pribilehiyong ito na pinagkaloob po sa amin.
At patuloy po kami pagpalain mula sa iyong mga salita. Kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo ng bibig ng iyong lingkod, Panginoon Diyos. At abutin mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Pwede po ang bawat preachers na nangangaral ngayon. Wala sa aming pastor, Pastor Ed, Pastor Hill, sa San Pedro, sa Support Bonifacio. Patuloy po pagpalain. Ang bawat design, make them also a blessing sa lahat ng makakapakinig po sa bawat preachers na mga ngaral sa umagang ito. At salamat po, Panginoon, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mong kayong bayad ng kasalanan sa aming puso at isipan, patawad po, Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na po magsipo. I hope you're ready. Pinapangako ko po sa inyo, hindi po tayo magtatagal ngayon. At by the way, nakalimutan ko, mamayang hapon po, mag-i-start po tayo ng 3 o'clock. Kasi mamayang hapon ay as early as 6 o'clock, yun daw ang magiging curfew. Kaya before bukas pa? So, nagbago yan? Nagbago? Sigurado kayo? Bukas ha? Bukas ng 6. So, at least yung ating time. Parang ayaw ko magkamali. Pero marami kayo nagsasabi. Kayo ang mananagot pagka nagkamali ako. Ha? Alright, mamaya at least 5 o'clock. Kasi basta lahat. Sino nagsasabing bukas? Taas ang kamay. Hindi ba safe? Ayaw tumas. Ayaw masisi. Okay, sige, bukas. Okay. Okay, mamaya at least 5 o'clock, matulog kayo ng masigabo after ng ating service. Agahan ko sana eh, pero dahil bukas pa, okay lang, tuloy-tuloy lang. Sana mamaya nyo na sinabi pagkatapos ko mag-preach. Ha? 28 daw yung date eh, oh. Meron kumukontra dito. Oh. Sorry? 29. Nagkamali daw yan. So, better paki-check nyo na lang ha. Paki-check nyo na lang. Para hindi tayo magkamali. Kung mamayang gabi, let's start at 3 o'clock. Ha? Pwede na kayo hindi umuwi. Ha? Dito na tayo mag-lunch. Yeah. So, order na lang tayo. Mag-call na lang tayo. Mag-deliver ang ating pagkain. Alright. Yeah, sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin is about the biblical marriage. So, biblical marriage, no, pagka tinignan mo sa definition, in biblical term, in biblical way, it is a Christian marriage. Christian marriage is a solemn and public covenant between a man and a woman in the presence of God. So, as simple as that. No? Kaya, yung binasa natin sa verse 24, makikita natin yan. Therefore, shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. No? Man shall leave. Iiwanan niya yung kanyang mga magulang. At siya ay magkiklib, magkikling. Mag-adhere or mag-abide siya sa kanyang asawang babae. Or sa babae. And they shall be one flesh. No? Yan yung biblical marriage. No? Ayun ang yun talaga ang marriage biblically. Okay? I hope nakikinig kayo. Bakit may maingay diyan? Bakit may nagsasalita bukod sa akin? Ha? Makinig. Hindi na may maingay tayo, mas malakas 'ton. Wala pang mic 'yun. May mic din? Tanggalin na nga mo yung mic.
Tanggalin na nga mo yung mic, ha? Lapit-lapit. Huwag na mag-mic kasi sila ang siyang naririnig dito. Oh. So, chinek ko yung sa Webster Dictionary. Yung definition ng marriage is masyado ng generic. Naalala ko, nung araw pa naman, tumitingin na ako sa dictionary. Tumitingin-tingin lang, hindi naman nagbabasa. Pero naalala ko yung marriage in Webster has the same meaning na katulad nito. Between a union between two person, a man and a woman. Very specific. A union of a man and a woman. Pag-iisa. Pagiging isang dibdib. Sa Tagalog pa, pag-iisang dibdib ng lalaki at babae. But this time, basahin mo yung Webster Dictionary, yung kanyang meaning, napaka-generic na. You know why? Dahil sa consideration sa mga third party liability. Liabilities talaga. In consideration dun sa mga kultura ng ibang bansa o sa mga bansang nagpasa na ng mga tinatawag na same-sex marriages. No, but we don't believe that. No? Kaya ganun na lang ang meaning niya, napaka-generic, hindi na siya specifically for a man and a woman. Kundi kung sino na lang ang magkasundo, babae man 'yan o lalaki man 'yan. Kita mo kung gaano ang klaseng pangdaraya pagsisinungaling ng diablo sa tao na binabait niya yung ganitong klaseng bagay. No, tanong ko, sino ba ang nag-institute ng marriage? It is God. Napakaliwanag naman sa binasa natin. Ha? And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet. No? It is God. Kaya nga sa verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. They shall be called woman because was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother and cleave unto his wife, and they shall be one flesh. It is God that institute marriage. Why he institute marriage? Bakit siya nag-ordain ng marriage? And makikita rin natin sa maliwanag na talata na yan. Sabi niya, it is not good for a man to be alone. Hindi maganda sa lalaki yung nag-iisa. I will make him unhelpmeet. Alam mo, nakita mo yung mind ng Diyos para sa lalaki? Ayaw niyang malungkot yung lalaki, kaya bibigyan siya ng asawang babae. Amen? Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng lalaki. Therefore, He made a woman for a man. Okay? Ginawa ng Diyos yung babae para sa lalaki. Not other way around. Hindi baliktad. Ha? Hindi ginawa yung lalaki para sa babae, but babae ginawa para sa lalaki. Tandaan po natin yun. Hindi natin pwedeng baliktarin yun. Or else, maniniwala tayo sa prinsipyo ng Diablo. Nga, nakabaliktaran. Alam naman natin kung bakit why God instituted this marriage or the very purpose of marriage. And the very purpose of marriage is to multiply and replenish the earth. Back in chapter 1 of the book of Genesis, starting in verse 26. And the Lord God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, and in the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it
and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every creeping thing that moveth upon the earth. See that? The very purpose is to multiply the image of God. Amen. Amen. Kaya nga, though the man, yung tao ay bumagsak dahil sa kasalanan, na alam naman natin kung bakit bumagsak ang, sa kasalanan ng tao. Ang dahilan, babae pa rin. Sino unang naloko ng Satanas? Babae pa rin. So, kaya nga yung command ay ibinigay sa lalaki. Because man naturally is stronger than women. Woman. Ha? Sa anumang aspeto. No, kaya yung command, and besides, talaga naman yung man, yung leader. So sa kanya iniligay, ibinigay yung command. Pero sinong naloko? Yung babae. Pero alam niya yun. Then, kaya bumagsak sa kasalanan yung tao. Kaya nga, makikita natin, kahit si Eva man ang nauna nagkasala, sabi ng Biblia, in Romans, hindi mo ko Romans chapter 5, kundi ako nagkakamli, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men. No, yung kamatayan, nagkaroon ng kamatayan ng tao because of sin. Ganun pa man. But God commanded His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No, gumawa ng paraan ng Diyos, ang tao man ay napahiwalay sa Diyos, gumawa pa rin ng paraan ng Diyos para muling ibalik ang tao o i-reconcile sa Diyos. So that magpatuloy na mag-multiply yung image ng Diyos. And that is the very purpose of Christianity during this time. Or when Christianity begins or started, kung kailan man nagsimula yung Christianity. And that is the very purpose of Christianity, to multiply the image of God. Amen? To multiply. Na hindi man natuloy doon dahil ginunaw ng Diyos ang tao during the time of Noah. Pero nagtuloy-tuloy pa rin na nag-multiply ang tao, pero hindi na ang image ng Diyos ang nag-multiply. It is sin that multiply. Sabi ng Biblia, yung evil ay tuloy-tuloy na lumalago sa buhay, sa puso't isipan ng tao. Kaya gumawa ng pamamaraan ng Diyos ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil pag nagkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao, doon magpapasimula yung kanyang yung consciousness sa Diyos, at siya ay magkakaroon ng burden para ibahagi sa ibang tao yung buhay na Diyos na ito. Amen. So then magpumultiply yung mga anak ng Diyos. Magmumultiply yung image ng Diyos. Dalawang bagay na. Magmumultiply by soul winning, magmumultiply by birth giving. Kasi yan yung marriage. Magmumultiply na automatically yung Kristiyano pag nag-asawa ng tama, magmumultiply yan, ang marupuproduce niyan, Kristiyano din, of course. Ay, hindi lalayo yan sa Panginoon. Bakit tuturuan niya ng magulang niya na manatili sa Panginoon? Huh? That's why we still believe on biblical marriage. And Satan's lies, yung kasinungalingan ni Satanas ay nag-corrupt sa mind ng mga tao. Yung perverted mind ng mga hindi naniwala sa salita ng Diyos. Bless God, we have the Bible. We have the Word of God. Tingnan niyo mabuting, tingnan niyo mabuti. Kung paano nanloloko, nandaraya ang diablo. Ang tao, paniniwalain niya yung isang tao. Halimbawa na lang, halimbawa si Brother Rino, sasabihin ng diablo, alam mo ba? Babae ka talaga.
Kaya lang, nasa katawang lalaki ka. Diba nakakita kayo ng mga bata? Na, bata pa, ang lalambot na. Bakit? Walang nagtuturo eh. Ng biblical principles. They don't have the church, they don't have the Bible. Ano yung expect mo sa babaeng pinaniniwala ng Diablo? Babae ka. Nasa katawang lalaki ka lang. Sige, kumilos ka pang babae. Di ba? Ay, gaano ka? Gaano ka inconvenient yung lalaki na magkumilos babae? Ang hirap kaya. Nasubukan niyo na ba, Brother Rino? Yung umarte ka lang, hirap-hirap na eh. Ay, yung for the rest of your life, kaaarte ka na babae, samantalang lalaki ka naman. Hindi bang grabing pangluloko ng ng Diablo sa tao? At pag napaniwala niya yung tao, parehas na lalaki, sabi niya, pwede na pala tayong magpakasal. Biruin mo, yung marriage na in-institute na Diyos, na sagrado, ang ginawa ng Diablo, pinervert niya. Binalikad niya, pwede na yan. Pwede talaga yan. Biruin mo yung matatalinong mambabatas pa ang gumawa ng batas para aprubahan yan. Why? They don't have the Bible and they don't even have God in their mind. Amen? How, nakakita ka na ba? Let me ask you a question. Nakakita ka na ba ng isang kasi matagal-tagal na rin ako. Ako 50 years old na ako kung hindi ako nagkasakit ng 10 taon. 50 years old na sana ako eh. Eh nagkasakit ako ng 10 taon kaya 40 lang po ako ngayon. No? Nakakita ka na ba? Sabihin na natin, hindi. Ako hindi pa naman gaano matanda. Yung buhok ko lang naman matanda eh. Si nanay, 82 years old. Nay, nung kapanahon mo ba nakakita ka na ng bading? Meron. Nakakita ka na ba ng hanggang ngayon kaidaran mo bading pa rin? Bihira ka makakakita ng ganyang edad na mag... Ang pangit, bakit? Kasi karamihan, ganun na. Ang hirap kaya. Ang masakit nito, dalawa pa sila, nagkasundo sila magsasama in the band of marriage. Nagsama. Sa palagay mo, convenient sila magkasama palagi na puro screaming na lang ginagawa nila. Hindi na intindihan yung mga bata pa kayo, hindi niya naintindihan mo kayo mag-alala. Huwag yan, ang unawain. Hindi naman yun ang design ng Diyos. Pero, pinervert ng Diablo para paniwalain ng tao, pwede na yan. Pwede yan. Kita mo yung mga mabatas na niniwala na, kaya nga pinasa yung batas na yan eh. And they call it same-sex marriage. See that? But we don't believe that. We still believe on biblical marriage. Yan yung sinasabi ng Biblia. Amen. And the very purpose of marriage is to multiply the image of God. Kasi yun yun eh. Yung marriage ay para mag-multiply. Makita mo. Nakakita ka. Sabi na nanay. May nakita siya. Pero ngayon wala na siyang nakikita. Alam mo bakit maagang namatay? Di ba nanay? Kasi karamihan sa kanila may pisyo. At saka nakakamatay talaga yun. Makonsumi ka lagi. Lalaki pa lagi kasama mo. Iskrima. Hindi yun yung design ng Diyos. Pero niloloko ng Diyos, niloloko ng Diablo yung tao para paniwalaing, pwede yan. Okay lang yan. Okay, samo, inaipasa nga ng mga matatalinong ng tao eh. So, paniniwalaan na lang ng tao. Kaya nga yung may anak na malambot pagkabata, pababayaan niya na lang. Talagang ganun eh. Anong talagang ganun? Nasa pagtuturo yun ng ating mga magulang. Kung habang bata yan, nakikita mong malambot, eh, patigasin mo na agad! Huwag mong hayaang lumaki yan.
na malambot. Hmm. Naalala niyo yung anak ng sundalo? Na pinipilit niyang gawing lalaki. Yung lalaki ka anak, hindi ka babae. Di ba? Nilulubog niya sa tubig. Lalaki ka babae! Babae. Lulunurin kita, lalaki ka babae! Babae po talaga, papa. Tinagalan ng tatay. Mga 10 minuto. Pag-aho niya. Papa naman, ginawa pa akong sirena. Ang bihirang yan. Ha? Kaya kung habang bata, i-straight na natin yung ating mga anak. Huwag tayong papayag na sila'y lumaking biotic. Ang kailangan nila, antibiotic. Ha? Painumin nyo na kaagad ng antibiotic! Why? Ang kinakailang mag-multiply is the image of God. So why do we believe in on biblical marriage? Because biblical marriage shows the grace of God. Ano sabi ng Panginoon? It is not good for a man to be alone. I will make him an helpmeet. Alam niyo ibig sabihin ng helpmeet? Hindi katulong yan, ha? Helpmeet. Ibig sabihin, assistant or aid. Ha? Assistant. Aid, hindi maid. No? Yung lalaki minsan, pag nakapag-asawa, ang tingin niya sa asawa niya, babae, katulong. Biruin mo, pag nag-asawa na sila lahat, papaalalahan na niya pa yung babae, dapat ikaw magsasaing, dapat ikaw magluluto, dapat ikaw maglalaba, dapat. Hindi mo na kinakailangan yun kung kayong parehas ay nag-aaral ng Biblia. Kasi both of you, alam nyo, yung kanyo, inyong responsibility. Amen? Amen. Amen. So makikita natin yung biyaya ng Diyos sa pag-aasawa. Ha? Ang unang nakita ng Diyos yung pangangailangan ng lalaki. Malungkot si Adan. Ginawa lahat ng Diyos yung mga hayo pero walang nakita si Adan na para sa kanya. Kaya niligha niya si Eva. And he institute marriage. Amen! Kaya nga sabi ni Solomon, tignan mo, yung biyaya ng Diyos, pinatutuhanan ni Solomon. Solomon chapter 18. Proverbs chapter 18. Meron pa lang sa... Parang kagabi may hinahanap ng book of Hezekiah. Hanapin mo nga yung Hezekiah kanina. Naghahanap sila yung book of Hezekiah. Hindi tuloy nila makita. Ha? Pinantana nila lahat. Genesis, Exodus, the first book to see. Wala silang nara. Saan dun saan si... Pero meron talaga, di ba? Genesis, Exodus, the first two book to see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Nehemiah, Isaiah, Hezekiah, Lamentation 2, Ezekiel, and Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, ano sa mulat? Habakuk, Sepanaya, Hegaya, Zechariah, and Malachi. Oh, may tama, di ba? Parang tama naman. Bakit wala? Kaya Bible school student po yun. Naghahanap ng book of Hezekiah. Proverbs. Ngayon, Solomon chapter 18.
Solomon chapter 18 in verse 22. Anong sabi diyan? Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Anong nakuha nung lalaki pag nakakita siya ng asawang babae? Favor. It is the grace of God. Biblical marriage shows the grace of God. Amen. If you can see, kung hindi mo na makikita yung grace ng Diyos sa iyong marriage ngayon, if you can see the grace of God on your marriage today, what you will see later on is this grace. Kaya dapat makita mo yung biyaya ng Diyos sa marriage mo. If not, this grace. Why this grace? Why this grace? Kasi wala nga yung grace. Disgrasya talaga. Kaya dapat manatili yung sa ating mind that we naniniwala tayo sa biblical marriage, and biblical marriage shows the grace of God. Amen. Pero pag hindi mo na nakita, disgrace. Why disgrace? Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5. Starting in verse 15. The Bible says, drink waters out of thine own cisterns, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Let them be only thy own and not strangers with thee. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as a loving hand and pleasant robe. Let her be satisfied at all times and be the ravish always with her love. Ay ang tanong dyan, why wilt thou, my son, be ravish with a strange woman? It embraced the bosom of the stranger. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he hath pondered all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. You need to be satisfied with your wife alone. You know why? If not, your own iniquity, sabi diyan, his own iniquity shall take the wicked himself, sa verse 22. And he shall be holden with the cords of his sins. Anong kalalabasan niya? He shall die without destruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. Kinakailangan tayong magkaroon ng satisfaction sa ating asawa. I'm talking to you, man. So pag hindi na grace ang nakita mo, disgrace yan. Why disgrace? Because of dissatisfaction. Because of dissatisfaction, yung lalaki maghahanap na ng panibagong babae. Huh? Kaya dapat magkaroon tayo ng satisfaction sa asawa mong babae. Because if not, sabi ko, your own iniquities shall find you out, and you will end up to destruction. Amen. You shall die without instruction, and in the greatness of this folly, you shall go astray. Magwawander ka talaga sa kawalan. Huh? Amen. Alam niyo kung anong dawag ko? Sa ganitong klase ng kasalanan, yung dissatisfaction, yung isang asawang lalaki ay naghahanap pa ng panibagong babae because of dissatisfaction, and this is sin. Anong tawag ko sa kasalanan ito? Ang kasalanan ito ay pwede mong tawaging mental illness. Dissatisfaction is mental illness.
Kaya nga sabi ni Solomon, whoso findeth a wife, wife lang, hindi wives, findeth a grace from God. Eh, kinakailangan mong maniwala kay Solomon. Ha, huwag kang magkaroon ng mental illness. Yan ay sakit sa isipan. Ha, kung hindi ka masasatisfy sa sarili mong asawa, may sakit ka, dapat hindi ka nag-asawa. Tumira ka na lang sa tabi ng ano, ng mga bar na maraming babae. Huwag kang mag-asawa. Hindi ka bagay mag-asawa kung hindi ka rin lang naniniwala sa biblical marriage. Because marriage, biblical marriage shows the grace of God. Kaya pag hindi mo na nakita yung grasya ng Diyos sa marriage, it is no longer grace but disgrace. And why disgrace? Because of dissatisfaction. Amen. Maniwala ka na kay Solomon. Ha? Sino bang sumira kay Solomon? Babae. I should say, sobrang babae. Tapos, hindi ka pa maniniwala kay Solomon. Gusto mo pang maranasan yung naranasan ni Solomon na kapighatian. Mamaya, tanungin mo mamaya yung katabi mo kung sino man dyan na merong ganitong sakit. Yung dissatisfaction. Tanungin mo siya, why are you dissatisfied? Why you're not satisfied with your wife alone? At naghahanap ka pa ng ibang makakatabi. Imaginin mo sa isang lalaki na mahilig sa maraming babae. Hindi, sabi ko nga, hindi ka talaga bagay mag-asawa. Bakit? Wala kang anong tawag dyan? Walang delikadesa. Biruin mo, magkikis ka sa ibang babae na hindi mo alam kung ilang lalaki nang kumis doon. Tapos babalik ka sa asawa mo para halikan mo rin. Kaya ganyan nag-multiply yung sakit eh. Na STD and AIDS back in those days. Kung bakit nag-multiply? Dahil sa mga lalaking dissatisfied. Because of sin of dissatisfaction, and dissatisfaction is a mental illness. I hope you're listening. Sakit sa isipan ito, mga kapatid. Sakit ito sa isipan. Hindi ba napakaganda kayo, mga kabataan, kung susunod lang kayo sa programa ng Diyos sa inyo? Ikaw yung may marriage later on na safe. Malalayo ka sa anumang sakit na bunga ng dissatisfaction or sin of dissatisfaction. Amen. Why disgrace? Because of dissatisfaction. I hope you're listening. Why disgrace? Why disgrace? Because of irresponsibility. Tignan nyo. Tignan natin. Gusto ko lang, pinapakita ko lang sa inyo yung negativity so that makita natin later on yung positive side na pinaniniwalaan natin na biblical marriage. In Ephesians chapter 5, ha? Pag binasa mo to, you can see, hindi mo makikita yung irresponsibility, but responsibility. Ha? Pero i-reverse lang natin ng konti. In verse 25, sabi dyan, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. That down to verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth, even as the Lord the church. Na, tulad ng pagmamahal
ng Panginoong Hesukristo sa church, ganun na hinalintulad ng Panginoon yung pagmamahal na dapat gawin ng lalaki sa babae. Yun ang dapat. And here comes irresponsibility husband. Irresponsible, I mean, irresponsible husband. Imagine nyo, na pag hindi niya na sinunod ito, yung husband love your wife, hindi mo nasundin yan. Therefore, you will become irresponsible. Hindi mo na cherish yung asawa mo tulad ng pag-cherish mo sa sarili mo. Sabi, dapat mahalin mo yung asawa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo siya sasaktan. Of course, hindi mo sasampal-sampalin yan. Tapos pag nagkamali yung asawa mo, sasampalin mo. Di ba? Hindi mo mamurahin yan. Sasabihin mo, sasalamin ka, ang pangit-pangit mo. Hindi. Minsan paniniwalaan mo nga paghahin mo sa salamin, ang guwapo mo ah. Minsan lulukuhin mo rin yung sarili mo minsan. Pero pag naging irresponsible na yan, yung dapat gagawin niya sa sarili niya, ay hindi niya hindi dapat gagawin niya sa asawa niya na ginagawa niya sa sarili niya, hindi niya nagagawin, and he will become irresponsible husband. I hope you're getting my point. No? Why disgrace? Because of irresponsible husband. Meron din bang pwedeng maging irresponsibleng babae? Ha? Pwede rin. Pwede rin maging irresponsible yung babae. Pag hindi niya na sinunod yung command ng Diyos sa kanya bilang asawang babae. Anong command sa kanya? Sa verse 22, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Bakit mo kinakailangan mag-submit sa iyong husband? Because the husband is the head of the wife. Siya yung leader. Si Adan ang leader. Hindi si Eva. Amen. Kaya nga, inalintulad na Panginoon, even as church, Christ is the head of the church, He is the Savior of the body. Lagi niyang inahalintulad yung Panginoong Hesukristo sa church. He is the head of the church. The husband is the head of the wife. What if hindi na magsasubmit yung wife? Ayun, yung ka mag-submit dyan sa asawa ko na yan. Ay, hindi rin naman siya nagsasubmit sa Panginoon eh. What happened? What will happen in that marriage, on that marriage? Disgrace. Disgrace. Napakaganda na kung susundin lang natin yung biblical marriage. Ha, kung masasatisfied ka sa sarili mong asawa at magiging responsable ka sa kuman ng Diyos sa'yo, husband and wife, di ba napakaganda yung harmony ng mag-asawa? Amen? Amen? Tingnan nyo. Bakit nagiging irresponsable? At pag magiging irresponsable, pagiging makasarili. At pag naging makasarili, ibig sabihin nun, yung design ng Diyos sa'yo, hindi mo na magagampanan. Ano ang design sa atin bilang membro ng church? The body of the Lord Jesus Christ, 1 Timothy chapter 5. Hindi mo ha? 1 Timothy chapter 5. But if any provide not for his own and especially for those of his own house, he had denied the faith and is worse than an infidel. Ano naman yung talata na yan? Ang design ng Diyos sa mag-asawa
yung asawang babae ay helpmeet, assistant. Yung lalaki, siya yung magtatrabaho to provide for the needs of his wife. And so, his children, pag nagkaroon na sila ng anak, siya yung provider. Pero sabi ni Paul kay Timothy, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, lalo na sa kanyang saliling tahanan, ang ginagawa niya, he denied the faith and is worse than an unbelievers. Mas worse pa siya sa unbelievers. Tama yung oras, tama? Oh. Mas worse pa siya sa unbelievers. Amen. Kung hindi tayo magtatrabaho para sa ating, kung tayo ay lalaki at hindi tayo magpo-provide para sa ating pamilya, sabi ng Biblia, worse than unbelievers tayo. Ha? Kaya disgrace. Now, of course, some families ay naniniwala doon, magkakasundo sila kasi yung babae ay yung high earning, yung kanyang skill is high earning. Sabihin niya, ikaw na lang mag-asawa, ay, ikaw na lang magtrabaho. O sabihin ng babae, ako na lang magtrabaho, ikaw na lang sa bahay, ikaw magbantay sa mga anak. Eh, kapag kakasundo ng mag-asawa, is their own conviction. But biblically, hindi yun yung pattern ng Biblia. It is the man who should work for the needs of his family. Hindi baligtad. Pero nga, in some consideration, dahil nga dun sa high earning, what is the cost? Earning. Money. Di ba? So, huwag natin babaliktarin yung disingin ng just a family because of just a money, because of money, because of earnings. So, what kung maliit ang kita ng asawa ko at yun lang ang kinikita niya, yun yung pagkakasihin ko sa pamilya ko. Ganun lang naman yun eh. Hmm. Pero dahil lang ang trending sa sanglibutan, ha, yung Diyos ng sanglibutan, pinipilit tayong paniwalaan na okay lang yan, wala ka namang binaviolate na rules. Who told you? It's not biblical. No? We should obey the Bible. Let's follow the biblical principles. Well, siyempre, hindi naman dali yan sa panahon natin ngayon kung yun ang kasanayan natin. Ha? Pero, dapat magkasundo pa rin kayo. Sino man ang kumikita sa inyo, still, the man of the home is the leader of the home. Ang masakit kasing katotohanan, minsan pag malaki ang kita ng babae, mas authority siya sa bahay. No, may authority siya kasi siyang high earning. Hmm. Mas mataas ang boses niya pag nagalit yan. Ha? Parang hindi na nagkakamali yan pag nagsalita. Ha? So yan ang iniiwasan natin. Mas magandang sumunod tayo sa Biblia. Why? Submit. Submit. Kung ikaw man gusto magtrabaho para sa iyong asawa, still, submit ka pa rin sa asawa mo. Siya pa rin yung leader. Dahil siya ang leader, yung kinita mo, bigay mo sa kanya. Yan yung biblical principle. Siya dapat yung manager sa tahanan. Oh. Pero nakasanayan na kasi natin, ang tawag nating mga lalaki sa ating asawa ay boss, manager, amo. Kaya pag kumita tayo, nagsweldo tayo, bibigay natin sa boss natin, boss, ikaw nang bahala dyan mag-budget. Wala namang masama doon kung alam mong hindi mo kayang mag-budget dahil mas magaling mag-budget yung asawa mo. Nasa pagkakasundo niyo yun. No? But biblically, still you are the leader. Ha? Dapat ikaw yung may control ng lahat ng bagay sa inyong tahanan, including finances. Amen. Yun yung biblical marriage. Dapat gawin natin yung ating responsibility. If not, disgrace. Ha?
Why disgrace? Because of dissatisfaction and irresponsibility. Huh? Not only that, not only dissatisfaction and irresponsibility, but Colossians chapter 3. Ito po siguro natin puputulin. Colossians chapter 3. In verse 18. Sabi yan. Wives, submit yourself unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Pinigay niya yung responsibility ng wife, responsibility ng husband, and finalo up niya, be not bitter. Sabi niya sa husband, be not bitter against them. Why disgrace? Because of bitterness. Because of bitterness. Bitter here means embitter, which means to incite bitter feelings. Bitter feelings or grieving or sorrowful. For example, nakakita ka na ba ng asawa na dahil sa inis niya sa asawa niyang lalaki man o babae ay kinikwento niya yung mga kasiraan ng kanyang asawa sa ibang lalaki o ibang tao? And that is bitterness. Ibig sabihin, naipon na yung galit mo sa asawa mo at gusto mo itong ma-release. Kasi ang pakaramdam mo, sasabog ka pag hindi mo nasabi. Kaya we don't need to be bitter sa ating asawa, both husband or wife. Huwag natin sisiraan yung ating asawa sa ibang tao kasi kasiraan ang asawa natin, kasiraan natin. Amen. Of course, iba na lang, iba yung pag ikaw nangangailangan ng counsel na kailangan mong sabihin para mabigyan kayo ng tamang counsel. Ibang case yun. Pero kung wala namang biblical counsel, tapos sasabihin mo lang kung kani-kanino, just to release your bitterness, it is not good. It is disgrace. Huh? Pero ang purpose nga, ako, sabi na ni Solomon, when there is a multitude of counselors, there is safety. Ang kailangan naman talaga ng mga batang mag-asawa ay counsel mula sa mga adult. Kasi dun sila matututo sa mga adult, yung mga mismong karanasan ng mga adult na nauna sa kanila. Pero ang ginagawa ng young couple, sa iba sila pupunta para ilabas yung kanilang bitterness. And that is not good. That will be disgraced. That is disgrace. Amen. Kaya pag may problema, dapat alam mo kung sinong lalapitan mo para matulungan ka. Huwag kung kani-kanino. Just to release your own bitterness. Amen. Pag hindi mo na nakita yung grace, disgrace. Yan ang babantayan natin sa ating marriage. Dapat mag-abound yung grasya ng Diyos sa pamilya natin. Kasi yun yung design ng Diyos sa ating pamilya. Mamaya, alam niyo po, tutuloy natin yan mamayang hapon. Maganda, bumalik po kayo mamayang hapon. Maganda po yung graduation niyang pinag-uusapan natin. The biblical marriage. Why disgrace? Because of this dissatisfaction and irresponsibility and because of bitterness. Why disgrace? Because 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Still have time. Still have time. 1 Peter chapter 3. Bagamat nakakaramdam na ako ng parang impyerno dito. 1 Peter chapter 3. In verse 7. The Bible says, likewise ye husbands,
dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Why this grace? Because of this honor. This honor, yung honor dyan, yung giving honor is honor, it means value. Ah, pagpapahalaga. Pag ginawa mong dishonor, ibig sabihin nun disrespect. And dishonor means valueless. Wala nang value, wala nang pagpapahalaga. Pag hindi na natin pinahalagahan yung wife natin, at hindi na natin naisip na sadyang mas mahina sila kesa sa atin sa anumang aspeto, disgrace. Ha? Huh? And why disgrace? Tingnan mo isang apekto dyan. Ha? Huh? Pagka, sabi dyan, likewise your husband dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Para ano? As unto the weaker vessel, ipahalagahan mo siya na as if siya ay yung pinakamas mahina sa iyo at kayo ay tagapagmana ng biyaya ng buhay na ito. So that, sabi dyan, that your prayers be not hindered. So that ano nang hihingiin nyo sa Diyos ay hindi i-withhold ng Diyos. Disgrace. Pag withhold ng Diyos yung kasugulan sa panalangin mo, disgrace. Di ba? Pero pag sinunod lang natin yung programa ng Diyos, gagawin lang natin yung ating responsibility, husband, na papahalagahan natin yung asawa nating babae, itatrato natin silang mas mahina kesa sa atin. At tayo mismo ay tagapagmana ng biyaya ng buhay na ito. So that yung panalangin natin walang dahilan para hindi ipigay sa atin ng Diyos. Yeah. Strengthening our family. Praise. In terms of powerful prayer, I hope the message is clear. Diyan sa punto na yan. Pero it will become more clearer. Ha? Kung babalik po kayo mamayang hapon. May kadugtong po yan at abangan nyo yung graduation. Ano po? Yun ang purpose ng salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan po natin is biblical marriage. We don't believe on worldly marriage. Ha? Hindi tayo, kahit anong batas ang pinasa ng mga mambabatas patungkol dyan sa marriage. Yes, still, naniniwala tayo sa biblical marriage. Let's follow our guidelines. Let's follow our manual. Amen. The biblical marriage. I hope the message is clear. The message is clear. And it will become clearer this afternoon. If you are going to come back. Balik po kayo mamayang hapon. Tayo po lahat tumayo at tayo po ay manalangin. Isipin ba kailang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat? Muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat po, Diyos. Sana natapos po namin pag-aaral lang yung mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. O God, maraming salamat po sa kabutihan at katapatan po sa buhay po namin. Salamat po sa mensahe. Salamat sa mga salita niyo. Binabalik po namin ang buong kapurihan ang kalawartian sa inyo. In Jesus' name I pray. At kung saan bahagi pa tayo kinausap ng Diyos sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? At makipag-usap tayo sa Panginoon. Just come to the altar and talk to God. Tayo po malalang.
po ito kay Ling Chu sa mga kapangyarihan sa lahat. Muli ba nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po lang ng pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. At patuloy po ito ang pagpalain sa pusisusipan ng bawat nakapakinig sa umag nito. At yung mga anak niyo lumapit sa inyo sa oras na ito, patuloy pong hipuin, patuloy pong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan ng Panginoon Diyos. At umaasa po kami, alam mo po, inilapit nila, tinugon nyo na nga po, Diyos. Salamat, Panginoon, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian sa inyo, at muli patawad sa buwat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po yung anong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa umaging ito. Amen! 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 Alright, sakto lang, talagang parang hindi ko na kasi kaya, kaya pinutol ko na eh. Parang meron ng piano dito sa batok ko. Sorry? Bukas pa, bukas. So yung curfew at 6 p.m. will start tomorrow. So mamayang hapon ay 5 o'clock po tayo. Para sa mga bumabalik ng hapon, 5 o'clock po tayo. Para sa mga hindi bumabalik, 5 o'clock pa rin po tayo. I don't know whatever the reason, kasi wala tayong I don't know, no? Kasi ako nung nakarating ako, nakabalik ako sa church at napunta kami sa Taguig 2006, starting 2006 up to now, mabibilang mo sa daliri ko yung panahon na hindi ako nakapunta sa church. Oh, whatever the reason na nagko-constrain para hindi ako maka-attend, hindi ko pinapayagan. Yan man ay family reunion, marami na po akong hindi na-attendan na family reunion. Bakit? Lagi nilang ginaganap ng Sunday. My Sunday is God's. No, kaya hindi nila pwedeng kuhanin yung Sunday. It is my commitment to God. No? At yan po yung challenge ko sa inyo. Since binigyan naman tayo ng buhay ng Diyos hanggang ngayon, we should be thankful na hanggang ngayon buhay tayo. Huwag natin pagmalaki bukas, ganito ang gagawin ko. Bukas itutuloy ko yung aking ginagawa. Bukas tutuloy ko yung aking pag-aaral. Bukas papasok ako sa trabaho. Bukas magtuloy ko yung business ko. Sino nagsabi sa'yo makakarating ka bukas? Sigurado ka ba na bukas ay magagawa mo pa yon? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni James, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi mo alam kung mangyayari bukas. Kaya huwag mo munang ipagmalaki yan. Ang sasabihin mo, tinuruan ng mga Kristiyano, tinuruan ni James, if the Lord will. Kung loloobin ng Diyos, ito ang gagawin ko. Ngayon, na nasa kalooban ka man, gawin mo lang muna yung kalooban ng Panginoon. Sunday is still for God. Amen. Konti lang naniniwala sa akin. Sunday is God's. So, let's have a commitment, no? Yeah, ito'y magandang covenant, no? Hindi ko alam kung saan ako dadali ng Panginoon, basta alam ko lang sumusunod ako sa Panginoon. Hindi ko alam na makakarating po ako dito. Ang alam ko lang sumusunod ako sa Panginoon. So, sumunod lang tayo sa Panginoon at hayaan mo ang Diyos ang mag-lead sa iyo kung saan kanya dadalhin. Kasi minsan ako po naranasan ko lahat ng business, totoo lang. Business minded po ako. Pero yung business, walang mind sa akin. Ayaw sa akin yung business. Lahat ng networking noon, sabihin mo, membro ko niyan. Minsan may 3 heads, minsan may 5 heads. Pero walang nag-prosper. Bakit? Hindi ako tinawag ng Panginoon doon eh. No? Dito ako tinawag ng Panginoon. So hindi ko alam na dito ako tatawagin ng basta alam ko lang, tinatawag ako ng Panginoon. And as he leaded me, sumusunod lang ako.
So ganun din ang ginagawa sa bawat isa sa inyo. Kung bakit ka man narito, nakakapakinig ka ng exhortation, sa ang laman palagi ng preaching is exhortation, rebuke, reproof. Pag nawala na yun, it's no longer preaching of the Word of God. Pag wala na yun. No? Kaya imbis na masaktan ka, kung sakaling nakakarinig ka ng exhortation, take it as a challenge. And you will grow. Makikita mo na sarili mo. Maglalago ka sa bagay na yan. I hope natutulungan ko po kayo. Amen. I hope natutulungan ko po kayo. To make a responsible decision. I love you. Hindi ko po kayo naisaktan. I love you. Mahal ko po kayong lahat. Right? But sinabi ko lang mahal ko po kayo, nakasumangot naman kayo. Amen. Amen. All right, sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo manalang. Let's pray. Dakilang Diyos, among mga pangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin service sa umagi. Thank you so much, O God, sa mga salitan niyo ngayon. At O Diyos, muli sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang iyong mga anak na uwi sa kanilang tahanan. At O Diyos, please, ibalik niyo po sila sa oras before 5 o'clock para sa aming afternoon service. Sa ganun ay mag-i-enjoy pa po namin ang pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng iyong salita at ganun, at the same time, ma-enjoy po namin ang fellowship sa mga anak ng Diyos. Pagkat maraming salamat po sa pribilehiyo po nagsama-sama niyo po kami sa inyong katawan, which is the church, your own church, oh God. At salamat po sa pribilehiyo kayo po yung nagagamit niyo sa anumang kaparaanan. At Panginoon, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mong kayong kasalanan, kahit sa amin po sa tusipan, patawad po, O Diyos. Ito po yung anong dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you and good day.